Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ito po ang Mobile Philippines. So magbibigay ng review na naman sa ating bagong latest na phone. Ito po ang Realme 6i, mga ka-mobile. So ito po ang Realme ay naka LTE. So di ba may bago tayong release na 5G. So hindi pa to compatible ng 5G. So i-release ito ngayong March 17, 2020. Pero sa Philippines may live streaming sila ngayong March 13. So ngayon mga ka-mobile, itong phone natin ay may freebie siya na jelly case. So kung makikita nyo ang kanyang freebies, so medyo makapal ang kanyang freebies na jelly case. So itabi muna natin ang So may injector pin na po ang kanyang SIM card slot. So ito po ay dual SIM na mga ka-mobile. So ang kanyang charger ay 18 watts charge na po siya. So napakapilis na po itong mag-charge mga ka-mobile dahil naka 18 watts charge ito. At saka type C na din ang kanyang free na wired charger mga ka-mobile. So itatabi muna natin ang box ng ating device. So tatanggalin na natin ang kanyang plastic. So ayan, kung makikita nyo naman ang kanyang display mga ka-mobile, ito po ay naka IPS LCD capacitive touchscreen. So 16 million colors mga ka-mobile, at saka water drop screen na po ang kanyang screen mga ka-mobile. So makikita nyo yung nipis niya sa gilid. So nandyan po ang dual SIM slot, headphone jack, type C, at saka speaker mga ka-mobile. So sa gilid dito naman ang kanyang power on off button. So yung nipis niya, okay naman din po siya, handy naman po siya hawakan. So sa likod niya mga ka-mobile, yun nga yung camera niya sa likod mga ka-mobile is naka 48 megapixels. So naka-apat po na camera ito ang ating phone. So merong 48 megapixels, 8 megapixels, 2 megapixels, at saka 2 megapixels with less flash HDR panorama. So 1080 at 30 fps po ang kanyang makaya na camera specs. So sa likod nga mga ka-mobile, kung mapapansin nyo, meron din siyang fingerprint. Ayan. Yung kulay niya, pag ganito nyo, parang matibay din po ang kanyang made of plastic siya, pero mukha naman siyang matibay. Okay na okay po ang kanyang pagkagawa. So yun nga, Realme, hindi na po ito basta-basta dahil okay po ang quality, good for pang-gaming po ang Realme mga ka-mobile. So hindi lang natin papansinin ang labas niya, pero usapan ang kanyang loob. So yun nga, okay na din po tong plastic na kanyang made mga ka-mobile. So ayan. So shiny or matibay naman po ang kanyang made of plastic. Yung gilid niya, so medyo matibay naman ang kanyang gawa. So i-on na po natin ang kanyang, so yung display naman niya mga ka-mobile, naka IPS capacitive touchscreen. So 6.5 inches na po ito mga ka-mobile. So Corning Gorilla Glass 3 na po ito siya mga ka-mobile. 'Di ba yung matibay na glass ng Gorilla is may 4 So Corning Gorilla Glass 3 lang po siya mga ka-mobile. So yung kapag ito ay mahulog, so may tendency madali itong mabasag. Kasi yung pinakatibay na glass may 4 ata or tsaka 5 mga ka-mobile. So yung card slot niya mga ka-mobile, so meron siyang micro SD card slot at saka dual SIM na So yung display niya, so okay na din po to sa pang-gaming mga ka-mobile. IPS po ang kanyang display with Google
support with Google po sa mga ka-mobile. So ayan, tingnan natin ang kanyang features or update sa settings. So dito naman po tayo sa kanyang performance. So naka Antutu 20-22-75 na po siya. Geekbench 5890 na po ang kanyang So GFX Bench 17 FPS. So naka 12 nanometer na po ito mga ka-mobile. So yung display contrast ratio niya is nasa 1600. So nominal. Camera, photo or video supported. Then loudspeaker. So yung battery life niya mga ka-mobile, aabot ito hanggang 186 hours. Standby mode po siya mga ka-mobile. So kung gaano siya katagal malobat kapag naka-standby mode. So 186 hours na po. So dahil ito po ay naka 5000 milliampere na ang kanyang battery capacity mga ka-mobile. So ito po ay non-removable battery mga ka-mobile. So yung available colors natin, may cream white, green tea mga ka-mobile, or so meron na din po atong accelerometer, gyroscope, proximity at saka compass mga ka-mobile. So yes, may GPS na po ito, GLONASS BDS with Bluetooth at saka Wi-Fi. So dito, itatry natin ang kanyang IPS display mga ka-mobile. So 16 million colors. So ayan. So itong video na to mga ka-mobile, naka HD na po ito. So ayan. Corning Gorilla Glass 3 po ang kanyang display. So kung makikita nyo naman, okay naman po ang kanyang video playing ng HD sa YouTube. Ayan po. So, kung kaano kalinaw ang kanyang kuha, yun din kalinaw ang iyong mukha. Ayan po mga ka-mobile. Kitang-kita po ang pagbabakasyon nila dahil naka-quarantine tayo. So, yun nga. So, ito po ang Fortnite mga ka-mobile. So, itatry natin i-play ang Fortnite game dahil ito po ang pinaka- graphics na game sa balat ng Earth. So i-try natin ang kanyang Fortnite game mga ka-mobile. So i-play na natin agad-agad para makasimula na tayong maglaro. Ayan. So yung graphics na mga ka-mobile, so a little bit soft. So okay na din po ang kanyang paglalaro. So naka Helio G80 po ang kanyang processor. Okay naman din po ito pang gaming mga ka-mobile. So yun nga, kung magigame kayo, napakatagal itong malubat dahil naka 5000 milliampere na po ito mga ka-mobile. Pambihirang battery na yan mga ka-mobile. Pwede na kayong mag-powerbank gamit ang inyong cellphone dahil naka 5000 milliampere na po ito mga ka-mobile. So yun nga, hindi pa ito available sa ating market. So, kung gusto nyo mag-pre-order mga ka-mobile, nasa Lazada or Shopee na po ito siguro. So, itry nyo lang po i-search sa Shopee or Lazada kung meron na po itong available na pre-order mga ka-mobile. Kahit ito po ay naka, ang kanyang front mga ka-mobile, kahit ito ay glass lang ang kanyang made or yung back niya, naka-plastic yung plastic made po yung back niya mga ka-mobile, at saka yung frame niya naka-plastic, okay na po itong phone na to. Kaya hindi po kayo magsisisi na binili nyo ang Realme 6i po mga ka-mobile. So yun nga, ito na po yung fit niya kapag nakasalpak na yung kanyang free na jelly case mga ka-mobile. So yung jelly case natin mga ka-mobile, medyo darkness dahil pag maluluma kasi yung free na jelly case, mag-yellowish na po ito sa matagal. Kaya itong style natin ngayon is naka-dark na ang kanyang jelly case. So okay
So when it comes sa camera naman mga ka-mobile, itatry na po natin ang kanyang 48 megapixel back camera. Ayan po ang kanyang mga camera mga ka-mobile. So hindi po kayo magsisisi po sa ganda ng camera ng Realme mga ka-mobile. Dahil ito po ang Realme, hindi lang po pang gaming, nakapokus din po ito sa camera. So kung sasabihin na po natin ang Oppo, so ang Realme is naka-focus din ang ng camera. So parang same-same lang po ito ng Oppo mga ka-mobile. So ito po ang kanyang front camera mga ka-mobile or selfie camera mga ka-mobile. Naka-single camera lang po ito pero naka 16 megapixel na po ito mga ka-mobile. So with 2-inch wide na po, 2.0 wide na po ito. So with HDR at saka panorama mga ka-mobile with 1080p at 30fps na po ang kanyang video resolution mga ka-mobile. So yung back camera naman niya mga ka-mobile naka 48 megapixels. So yun nga, may apat siya na camera mga ka-mobile, 48 megapixels, 8 at saka dalawang 2 megapixels sa kanyang back camera mga ka-mobile. So kung makikita nyo naman mga ka-mobile kung gaano kalinaw, gaano kaganda at gaano ka-beautiful ang ating mobile device mga ka-mobile with LED flash with at saka HDR panorama. So 1080 at 30fps same lang po sa ating front pero mas marami ang camera ng ating likod. So kung makikita nyo naman ang zoom niya mga ka-mobile, super super okay na po din tong phone natin. So sa sulit na price mga ka-mobile, hindi na po kayo magsisisi. So kaya ngayon bili na kayo. So kung gusto nyo ng pre-order, so search nyo lang po sa Lazada. Dahil naka-quarantine tayo, hindi po tayo makabili sa malls. Pero I recommended na bibili tayo sa malls pag okay na ang operations natin mga ka-mobile. Dahil marami tayong promoter na matutulungan sa pagbili po natin ng mga device po mga ka-mobile. So yung pagbili nyo po sa mga mall mga ka-mobile, nakakatulong po kayo sa mga promoters natin mga ka-mobile. Dahil kung walang customer, wala po silang trabaho mga ka-mobile. So I recommend support po sa mga promoter natin sa mga mall na nagtatrabaho sa mall mga ka-mobile. So lahat naman ng device po magaganda dahil nagko-competitor po sila. Pero depende na po to sa spec. Pero itong device natin mga ka-mobile, super solid, super ganda na po ito. Kaya hindi po kayo magsisisi na bilhin niyo po ito. So kung may comment lang po kayo or may mga katanungan kayo mga ka-mobile, pwede naman kayong mag-comment sa baba mga ka-mobile para masagot natin bago kayo mag-purchase mga ka-mobile. So meron naman din itong FM radio mga ka-mobile. So hindi po kayo maboboring, pwede kayo mag sa ating mga FM radio station. So itong phone na to mga ka-mobile, napakaganda nito mga ka-mobile dahil pwede po kayong mag-multitask or mag-open ng mga maraming apps at the same time mga ka-mobile. So yun nga, multitasking. So when it comes sa browsing at saka Facebook at the same time, pwede po ito, supported na po ito dahil naka Android 10 na po itong ating device mga ka-mobile. Pero sandali mga ka-mobile, may disclaimer po. We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct. So yun nga, yung binabasa nating review ngayon mga ka-mobile, hindi po natin alam kung 100% correct ba ito or meron ba itong palpak or mga bias na specification para lang gumanda ang kanyang specs. Pero sulit po ito.